Magandang araw. Ako nga pala si Monica Rosen Astubesa, isang third year college student sa Aurora State College of Technology sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management. Ang aking informative speech ay tungkol sa nanay na teacher pa. Makakasabay ba? Masasabi natin ngayong taong 2020 ay marami ang mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Nandiyan ang mga gera, sakit, at mga iba't ibang kalamidad na nangyari sa Pilipinas at sa mga karating bansa din ito. Ngunit masasabi natin na isa sa pinaka malaking kaganapan na kinatakutan ng lahat ng tao ay ang COVID-19. Dahil sa pandemyang ito, marami ang nagkasakit at marami rin ang namatay. Hindi lamang yung physical na pangangatawan ang naapektuhan nito, kundi rin ang kanilang emosyonal na nararamdaman. Marami ang mga natakot, nabahala. Marami rin naman ang mga taong binaliwala. Masasabi na hindi lamang kalusugan ang naapektuhan ng pandemyang ito. Malaki rin ang naging epekto nito sa ekonomiya ng ating bansa. Marami ang nagsarang mga kumpanya. Ang ilang negosyo ay nalugi. Maraming mga tao ang nawalan ng trabaho. Dahil dito, marami ang nagalit sa ating. Ngunit ano pa ba yung isa sa masasabi natin na naapektuhan ng pandemyang ito? Masasabi ko na ito ay ang edukasyon. Yung paraan ng pag-aaral ng mga bata at ang ilan na may mga edad na nasa kasalukuyan ay nag-aaral. Base sa sarili kong karanasan, hindi naging madali yung paraan ngayon ng pag-aaral. Isa akong nanay. Ako yung mismong magtuturo sa akin. Makakasabay ba? Makakasabay ba kami ng mga anak ko? Paano nga ba yung naging sitwasyon namin? Masasabi kong nung mga unang linggo hanggang ika-apat na linggo, nandiyan yung pagkasigasig nila sa pag-aaral, nandiyan yung nakikinig sila. Pero habang tumatagal, nawawala na sila ng gana. Bakit? Kasi mas hinahanap pa rin nila kung paano sa paaralan. Hinahanap nila ang kanilang kapwa-estudyante, ang makipag-usap dito, makipag-interaction sa kapwa nila estudyante, at sa kanilang guro. Iba pa rin kasi yung paraan ng pag-aaral nila sa paaralan kumpara sa tahanan. Nandiyan yung napapagod na daw silang magsulat, kasi sulat na lang daw ng sulat. At ako bilang nanay, nakakaya ko pa ba? Maliban sa gawaing bahay, kailangan ko pa silang turuan. At ako, bilang isa ring estudyante, nararanasan ko yung hirap ng pinagdadaanan ng isang estudyante. Dahil estudyante nga rin ako. Pero, paano nga ba ang dapat natin gawin? Kinakaya pa ba? Makakaya pa ba na habang tumatagal na magiging ganito ang sitwasyon? Ang tanong ay, makakasabay nga ba? Makakasabay nga ba na maging isang nanay, teacher? Masasabi kong oo, makakasabay, at masasabi ko rin hindi. Dahil hindi ganun kadali ang sitwasyon. Ngunit hindi ito ang magiging hadlang upang matigil ang pagkatuto ng aking mga anak sa pag-aaral. Kakayanin ko at tutulungan ko sila upang patuloy na may matutunan, dahil hindi lamang naman sa paaralan magmumula. Maaari din itong magmula sa tahanan na kaya rin ibigay ng mga magulang. Maraming salamat po.